tapos, hindi tayo malaya. Pananampalataya, ito ang number one na kailangan natin. Pananampalataya sa nagliligtas na kapangyarihan ni Jesus. Ano ang pinakamahalagang tanong sa buong sanlibutan? At ano ang sagot nito? Makikita mo si Pablo at si Silas na sa preso sila. Talagang tumutupuan sila sapagkat sila ay pinagahampas, pinagpapalo at lahat-lahat. They were beaten badly. Ngayon ang ginawa, ginapos sila sa tali kala kasama yung mga sundalo. So hindi sila makagalaw. Pero nung gabi yun, sila ay umawit at nagpuri sa Panginoon. Pagkatapos ang lahat ng preso, ang gate ng preso ay nabuksan at nawala ang kanilang tanikala. At nang magising yung banta, yung guardia, sabi niya, ako, lagot ako, papatayin ako, so magkukumit siya ng suicide. Papatayin niya kanya sarili. Sabi ni Pablo, nandito kami. Huwag mo patayin ang iyong sarili, nandito kami. Kaya ngayon ang sagot, ang tanong niya ay, yung namamahala at ang tagapamahala, nanginginig at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? At ang sagot, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. So yun ang number one na kailangan natin, manampalataya. Pagkaroon tayo ng faith, magbilib tayo sa mga salita ng Diyos at sa kanyang mga promises. Ano ang susunod na hakbang na papalapit kay Jesus? Papalapit sa pagkakaligtas. So, number one, tatanungin kayo bukas, ang persistent pananampalataya or faith. Pangalawa, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang makapawi ang inyong mga kasalanan. Anong ibig sabihin ng magsisi? Ang pagsisisi ay pagtalikod lamang sa matandang buhay ng pagkamakasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Very good. Dadakwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Romans 6:23. So, anong tayo ay may kasalanan, tayo kaakbay tayo ni Satanas. Kampun tayo ni Satanas. Ako naging kampun niya kahit ng madre for 21 years. Pagkatapos ngayon, pagtatalikuran natin ang kasalanan, iiwalay na tayo kay Satanas. At si Jesus naman ngayon ang kaakbay natin. Ngunit, si Satanas ay parang leyon, umuungan, maatungan. Gusto niya ulit na, sa akin ka, sa akin yan. Ayaw niyang bitiwan. So, maya't-maya, babalik-balikan tayo. Pero kung ang parating ang pag-iisip natin, ang ating puso, ay nasa Panginoong Jesus, pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng pananangin, hindi tayo madadaig ng diablo. No? So, yun ang importante na malaman natin. Matapos tayo magsisi, anong ating susunod na hakbang? So, first, anong una? Pananampalataya. Ang second, magsisi ng kasalanan. Ang third ngayon, ngayon nga'y magpahayag kayo sa Panginoon. Ezra 10:11. O paano yung pagpapahayag? So, pinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banansya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 1 John 1:9. Ang pagpapahayag ng kasalanan ay paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Yaoy mahalagang hakbang. Dapat natin ipahayag ang ating mga kasalanan. Nangako ang Diyos na lubusan ipapatawad ang bawat kasalanan at dinilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan o maling paraan o gawa sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So ngayon, ang pananampalataya, ang una, kailangan magbilib tayo na si Jesus ay ang ating tagapagligtas siya lamang. Sinasabi sa 1 Timothy 2:5, there is only one God. There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Isa lamang ang tagapamagitan, si Jesus Christ, na naging tao para sa atin. So ngayon, yung kupo tayo, minamahal namin Panginoon, mahal na Ama, Diyos ng pag-ibig, kami po ay tinatanggap po namin ng buong pananampalataya
ang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo. At nagsisisi po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At pinapahayag po namin na kami mga makasalanan at kailangan namin ng inyong tulong para masupil ang bawat kasalanan sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. So, ganun lamang po, wala tayong para namumusap tayo sa Panginoon. No? Na sinasabi natin, Panginoon, talaga ako makasalanan, hindi ko kaya. So, tulungan mo po ako. Tapos yun, nirecognize natin, tayo ay tutulungan ng Panginoon. Kung halimbawa, nagkaroon, God forbid, nagkaroon na aksidente, namatay tayong ganyan, pero dahil tinanggap na natin sa ating puso ang Panginoong Jesus, tayo ay niligtas niya. Kung wala tayong pagkakataon na mabinyagan, tayo ay ligtas na sapagkat tinanggap na niya ang ating pagsisisi. Kung nagkasala kayo kanino man, ano ang ating unang tungkulin? Mga pahayagan na kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, James 5:16. Kung ang isang tao ay nagnakaw kanino man, o nagsisinungaling tungkol sa kanino man, o sa ibang paraan ay nakapanakit ng iba, dapat siyang lumapit sa tao niyaon at ipahayag ang kanyang kasalanan at ituwid ang lahat ng bagay hanggat maaari. Ang pagkakasala na gawa sa iba ay dapat ipahayag sa Diyos at sa kinauukulan. Ang ilang kasalanan ay dapat ipahayag sa Diyos lamang. So kung na ang Espiritu Santo binibigay niya sa atin, ito yung ginawa mo ngayong araw na ito. Bakit ka nagsalita ng masakit? Bakit ka nagmura? So dapat ngayon, lalapit tayo, Panginoon, patawarin mo ako. Tapos nalapit tayo dun sa taong pinagkasalanan natin. Sabi natin, I'm sorry na yung temper ko hindi ko na control. Patawarin mo ako. So in that way, kasi nandito sa susunod na mga ang talata tungkol sa Biblia kung bakit yun ay napakahalaga. O hindi ba kayo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? 1 Corinthians 6:19. Sapagkat kayo'y binili sa halagang luwalhatiin na ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. 1 20. So ngayon, ang bawat isa sa atin ay binili na ng Panginoon. Kung siya ay namatay sa krus, so ang sarili natin ay hindi sa atin. Yun ay binili. Ano ang binayad ng Panginoon? Ang kanyang kahuli-hulihang patak ng kanyang dugo, ng kanyang banal na dugo at ang kanyang sakripisyo para sa atin. Kaya tayo ay pag-aari ng Panginoon nang tayo'y likhain at ganun din nung tayo'y iligtas sa ating kasalanan. Kaya ngayon ang bawat isa sa atin, kung halimbawa nasaktan ko si Brother Gilbert, ang pagkikitungo ko hindi maganda sa kanya, kailangan lumapit ako sa kanya sapagkat siya ay pag-aari ng Diyos. At sa Panginoon Diyos, sasabihin ko, Lord, patawarin mo po ako. Masyado ako nakapagsalita ng masama. Tapos nalapit pa ako kay Brother Gilbert kasi nasaktan ko siya. So ganun ang dapat nating gawin. Nasa ganun ay pinapakita natin, nagsisisi tayo. At gusto na nating tumalikod sa dati nating gawin na mali. At ituwid yun sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. So, paano natin malalaman na pinatawad ng ating mga kasalanan? Ito po ang ating litrato after 21 years na madres sa konvento, walang Biblia, hindi po kami nagbabasa. Nung mabinyagan ako, pagkatapos ang torture of conscience, grabe ang kasalanan, talagang fatal, talagang kamatayan lamang, wala po akong peace of mind. Nagkukumpisal kami once a week. Tapos i-prepare mo ang iyong kaluluwa sa pare. Sabihin namin, Father, ito pong kasalanan ko, bakit ko ginawa yun? Paulit-ulit, linggo-linggo. Sabi ko, bakit hindi naman ako kumubuti? Hindi naman ako nagiging banal. So yung torture of conscience, that is the worst. Ngayon, nung binyagan ako ng 1999, pagkatapos kong mag-attend ng Millennium Prophecy sa New York,
ni Pastor Doc Bachelor, noon ko naramdaman ang katahimikan na napatawad niya ako nung lumulubog na ako sa tubig, sa bautismo, na parang yun ang tinatawag na parang adaon, parang grave, na yung old self, yung dating sarili na makasalanan ay lumulubog. Pagkatapos namamatay ka, pagkatapos ngayon, ahon kang ganoon, you have the first breath, tapos ngayon makikita mo parang you are resurrecting with Christ, you are rising again into a new life, na bagong tao ka na. So yun ang aking naramdaman at nasiwala ako sa sinasabi ng Panginoon. So yamang nagsilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So ngayon, importante ang pananampalataya. Sometimes hindi natin nararamdaman. Oh, parang hindi naman ako mabubuti, pero kailangan manampalataya tayo. Lord, hindi ko nararamdaman ang emotion ko, hindi ako nag-ecstasy. Pero anak ko, na sinasabi mo sa iyong banal na salita, na kapag lumapit ako sa iyo, ay hindi mo ako hagis o hindi ka lalayo sa akin, you will not be a castaway. But you are able to help to the uttermost. Magtutulungan mo ako sa pinaka-lubos na pagtulong ang gagawin mo sa akin. No? Yaman nga na ang inaring ganap panampananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Cristo, Romans 5:1. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon na tagihawaan mula sa harapan ng Panginoon. So, doon mo ma-experience yung peace kapag tayo ay sumusunod kay Jesus sa kanyang katotohanan. Unlike before, sige ang dasal ko, 2008 Marys, lahat ng pilgrimages ng Virgin Mary, lahat ng holy water, pinaligo ko ba? Lahat ng idols na sa akin. Napaka-fanatic ko as a Catholic. Pero ngayon, parang naibsan. Naibsan yung napakabigat na dalahin, ang kasalanan. Kaya talagang tama, ang kasalanan ay fatal. Nakamamatay. Si Jesus ba'y tumatangging iligtas ang sino mang tunay na nagsisisi? Ang sabi niya sa John 6:37, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabing, halika o may inig ay kumuha ng walang bayad ng tubig ng buhay. So, kagaya ngayon, iniimbitahan tayo, inaanyayahan tayo ng Panginoon, libre ito. Ang importante lamang, napakahalaga lamang ay kung puso tayong pumunta rito sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Hindi siya gumagamit ng lahas, hindi gaya ni Satanas, pinoforce tayo ni Satanas. Kung hindi mo gagawin ito, ay ito mangyayari sa iyo. Pero ang Panginoon hindi, gusto niya malaya tayo. Naibigin natin siya. Matapos na likuran ang ating mga kasalanan, ano ang inaasahan sa atin ng Diyos? Ang nagsasabing nakikikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. 1 John 2:4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y makikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, 1 John 2:3. So, paano natin masasabi na iniibig natin ang Panginoon? Anong dapat natin gawin? Tutuparin ang kanyang 10 utos. Ang bawat isa, sapagkat kung isa ay hindi natin sinunod, lahat yun ay hindi natin sinunod, sapagkat ang may kathanoon, ang author noon is the God of love, ang Diyos ng pag-ibig. Matapos talikuran ang ating kasalanan, ano ang inaasahan sa atin ng Diyos? Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sinuman ay nagkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesus Cristo ang matuwid, 1 John 2:1. Noon, nagpupunta ako sa Virgin Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Napakapanatiko ko noon, 2,000 Hail Marys na dinadasal ko. Nagpunta pa sa Lourdes, lahat-lahat, pero isa lamang ang tagapamagitan. Sinong namatay para sa atin? Sino nagbuhos ng kanyang dugo?
para sa ganun ay naging malaya tayo.